Kumusta po kayo? Maraming salamat po at nabigyan niyo po ng oras itong liham ko. Hindi ko rin po inaasahan na sa dami na babasahin ninyo sa programa ninyo, ito pa pong sulat ko ang napili ng inyong mga staff. Napaka-special tuloy sa pakiramdam ko yon, Papa Dudut. Bago po ang lahat ay nais kong magpakilala. Ako po si Tony, 36 years old, nakabase sa Australia. Hindi naman po ako kagwapuhan pero sabi nila ay may konti daw akong hawig kay Chef Kadayona. Kaya hindi na paghahalatang wala na sa kalendaryo ang aking edad. Kasal po kami ng asawa ko na si Lorraine at may isa kaming anak. Nagkakilala po kami sa trabaho ko bilang accountant tapos siya naman po ay isang executive assistant. Matagal-tagal na po akong nagtatrabaho sa Australia, siguro po yung mga 5 years na. Pinagmamalaki ko po sa mga tropa ko na dumaan kami sa friend zone, Papa Dudut. Tapos noon ay nagkamabutihan. At nauwi sa altar ang pagmamahalan naming dalawa. Hindi kalaunan ay nabigyan po kami ng isang anak na lalaki, si Baby JJ. Dito po nagsisimula ang kwento ko. Dito po kasi sa Australia ay pwede kang magkaroon ng hanggat 4 na trabaho sabay-sabay. Dahil kung ikukumpara ang cost of living dito sa Pilipinas ay sadyang mas mahal kaya pareho po kaming naglalagari ng asawa ko. Pero simula nang nabuntis ang asawa ko, napilitan si Lorraine na magbawas ng oras para sa kanyang trabaho. At ako naman ay magdadagdag ng paglalagari. Yun nga lang, Papa Dudut, ay walang magbabantay sa bata. Sa sobrang dami ng pinagkakabalahan naming dalawa sa mga trabaho namin. Naku, eto na naman tayo. Pag-aawayin na naman ba talaga natin to, Tony? Wala akong sinasabing ganyan, Reina. Ang sa akin lang, kung may dapat magbantay kay JJ, ikaw yun. Alam nga namang ako'y magpapadede sa kanya, hindi ba? Bakit? Pwede ka rin naman magpadede ng bata ah. Hindi naman kesa dumidede si JJ, ibig sabihin eh hindi ka na pwede magbantay, di ba? Tsaka kung yun lang naman yung iniisip mo, pwede naman tayo bumili ng pump para dun. At kung wala talaga, may formula. Alam mo, kung ako lang, gusto kong ako magbantay. O yun naman pala eh. Ang problema ko lang kasi, hindi ko maiwanan yung mga trabaho ko. Alam mo naman na sobrang kritikal ng mga susunod na buwan. Kaya kailangan kong itodo yung pagpapakitang gilas. Mabait nga lang yung mga boss ko na pinayagan nila ako mag-leave para maalalaya kita eh. Hindi pwedeng mabawasan yung kinikita natin. Ako na nga yung nahirapan manganak, tapos ako pa ngayon yung kailangan mag-adjust. Parang mali naman ata yun. Hindi naman sa ganun, Rain. Ang sa akin lang kasi, hindi ba mas maganda umatay? Kasi ko yung mas nakakaalam kung ano yung mga kailangan niya. Pero paano sila, nanay? Hindi pwedeng maantala yung padala ko sa kanila sa Pilipinas. Ano ka ba? Bayad pa rin naman yung maternity leave mo. Ikaw naman, no? Huwag mo sabihin na kalimutan mo yun. Hindi, Tony. Alam ko yun. Pero pagkatapos ng 15 weeks, ano na? Hindi naman pwedeng nganga lang sila, nanay. At isa pa, masyado na ako maraming naiwang trabaho. Nakakahiya sa mga kasamahan ko kung iaasa ko lahat sa kanila. Eh kung ganun, wala tayong choice kundi kumuha ng kasambahay para mag-alaga sa bata. Nasisiraan ka na ba? Hindi ko'y pagkakatiwala yung anak natin sa kung kani-kanino lang. Baka mamaya kidnapin si JJ habang nasa trabaho tayong dalawa. Bakit? May kilala ka bang payag magbantay kay JJ habang wala tayo? Si Claude, yung kapatid mo. Rain naman, nag-aaral pa siya tapos aabalahin mo. Hindi niya kailangan ng distraction sa pag-aaral niya. Bakit hindi natin subukan? Isa pa, sa tingin ko mas makakabuti para sa kanya na dito na mag-aral para naman matuto siyang tumayo sa sarili niya mga paa. Tsaka isa pa, di ba sabi mo nag-qualify siya dun sa junior term abroad na exchange program ng school niya? Oh, siguradong bibigyan yun agad ng student visa kasi yung eskwelahan niya mismo yung maglalabas ng mga dokumentong kailangan para bigyan siya ng student visa. Eh paano kung hindi siya pumayag? Eh paano kung pumayag siya? Walang masama kung susubukan. Pumayag!
Nagpayag naman po ako sa naging suggestion niya na alokin yung kapatid kong si Claude na tumira sa amin para magbantay kay baby JJ habang nag-aaral siya. Wala rin naman akong magawa kundi ang umoo kasi kahit na maganda ang mga maternity at paternal leave benefits na ibinibigay ng gobyerno sa amin dito sa Australia, ay may hangganan din naman po yon para sa akin dahil hindi naman ako ang nagbubuntis. Eh hindi ko pa rin po pwedeng iwanan yung trabaho ko dahil umaasa rin sa akin yung mga magulang ko sa Pilipinas. Pinag-usapan po namin ni Lorraine kung ano yung mga pwede naming gawin para makumbinsi siya na pumayag tanggapin yung offer namin. Kung ako lang po ang tatanungin, siguro naman ay malaking bagay na para sa kanya na sa ibang bansa mag-aaral ng kolehiyo. Hindi hamak na mas magandang tingnan sa resume na sa ibang bansa ka nagtapos ng pag-aaral. Katapos nito, agad-agad kong tinawagan ang kapatid kong si Claude. Hello, Tol! Oh, Kuya! Napatawag ka! Anong sa atin? Tol, busy ka ba? Nakakaabala ba ako? Medyo, Kuya eh. Nagre-review kasi ako para sa finals. Bakit? May problema ba? Wala naman. Nag-iisip lang kasi ako. Sabihin nating may nag-alok sa'yo na dalhin ka dito sa Australia para dun sa junior term abroad program ng school mo. Eh, kung ikaw ba, susunggaban mo yun kung sakali. Aba, oo naman! Kaso nga lang, marami akong kailangan pag-isipan. Una sa lahat, saan ako titira? Tapos sa akin lahat ng gaso sa pagkain. Sa bayad sa upahan ko. Ibig sabihin, kailangan ko rin humanap ng trabaho. Depende na lang siguro, Kuya. Bakit? May gusto ka bang sabihin sa akin? Dediretso yun na kita, Tol, ha? Kasi naghahanap kami ng Ate Lorraine mo nang pwede mag-alaga kay Baby JJ eh. Hindi naman ako makapagtiwala sa kung sino lang. Baka mamaya kidnapin nila eh. Eh, naisip kita. Kaya eto, nagbabakasakali lang naman. Seryoso ka ba, Kuya? Gusto mong iwanan ko yung buhay ko dito sa Pinas para mag-aral dyan? Para saan? Para magbantay ng bata? Huwag mo naman masamain ha. Walang problema sa akin na bantayan si JJ. Pamangkin ko yan eh. Kaso lang, hindi ako handa eh. Naiintindihan ko naman, Tol. Nagbabakasakali lang ako. Pero sasagarin ko na ha. Kung sakaling umuo ka, kami na ng ate mo bahala sa titirhan mo at sa pagkain. Eh, ang kailangan mo lang talagang alalahanin eh si JJ at yung pag-aaral mo. Ay, hindi ko talaga alam eh. Parang ang hirap kasi. Nandito sa Pinas ang buhay ko, Kuya. Eh, di, sige. Para sulit naman yung punta mo dito, sasahuran ka namin ng ate mo. Kung kukwentahin mo ang per hour rate mo dito, lalabas na 665 pesos ang pwede mong kitain. Pero since utol kita, gagawin ko ng $25 ang per hour mo para lalabas na 850 ang take home mo. Hindi ka ba mahirapan, Kuya? Eh, dagdag gastos pa yan sa inyo ni ate. Apat-apat na nga trabaho mo dyan. Dadagdagan mo pa yung mga alalahanin mo. Wala yun, Tol. Ikaw yun eh. Pero kailangan talaga kasi namin ng ate mo ng tulong na bantayan si JJ. Hindi naman namin siya gustong ipagkatiwala kung kanino lang. Baka nga kasi mamaya may masamang gawin. Maniwala ka, Tol. Wala kang ibang kailangan alalahanin kundi ang pag-aaral mo. At saka pagbabantay doon sa pamangkin mo. Sa bagay, mahirap na magtiwala sa mga hindi mo kakilala. O paano? Payag ka na ba? Pag-iisipan ko muna, Kuya. Malaking desisyon kasi ito eh. Kaya hindi pwedeng basta-basta na lang ako sasagot. Eh, sige lang. Naiintindihan kita. Naiintindihan ko naman po nung sinabi ni Claude sa akin na nag-aalangan siyang tanggapin yung alok namin sa kanya, Papa Dudut.
Nasa Pilipinas nga naman po kasi ang buhay niya at hindi rin naman madaling pag-alsabaluta na lamang para sa ibang bansa at iwanan na lamang yung nakagis ng buhay niya. Maraming pwedeng mangyari sa loob ng isang taon, Papa Dudut. Sa totoo lang, hindi po ako nahirapang maintindihan yon. Minsan na rin po kasi akong nalagay sa posisyon niya noong nag-decide ako na lumipad papunta ng Australia para dito na magtrabaho. Ang pinagkaiba lang po namin, nung ako yung umalis ay nakatapos na ako ng pag-aaral. Claude po, nasa kalagitnaan pala ng kanyang pag-aaral. Sa kabutihang palad ay tinanggap din po ni Claude yung alok namin sa kanya na magpunta sa Australia. Dahil dito, agad-agad ay gumalaw si Claude para mag-asikaso ng lahat ng mga papeles na kailangan para makapunta siya ng Australia para walang sabit. Gaya ng napag-usapan namin ni Utol sa video chat namin, pasasweldohin namin siya at sagot namin lahat ng mga gagastusin niya para makapag-ipon siya habang nag-aaral at nagbabantay kay Baby JJ. Habang papalapit ang araw ng pagdating ni Claude, inanda namin ni Lorraine lahat mula sa kwartong tutulugan niya hanggang sa kung ano ang mga lulutuing ulam sa pagsalubong namin sa kanya. Siguro po ay nakadagdag din ito na ang unang pagkakataon na makasalamuha niya yung pamilya namin, kaya ganun na lamang ang excitement ko. Siyempre, Papa Dudut, utol ko yon, kaya natural lamang na ma-excite ako. Kaya naman pagdating sa airport, noong nagkita na kami ay dinaig pa namin ang bubble gang sa sobra naming ingay. Claude! Hoy! Umansin ka naman! Sorry kuya, hindi ko kasi agad natanggal yung headphones ko eh. Kanina pa ba kayo? Hindi naman. Kararating lang namin halos. Kamusta ba sa Pilipinas? Okay lang ba sila mama at papa? Oo, okay naman sila. Si mama nga lang medyo naiiyak. Hindi daw kasi siya sanay na mawawala ako sa bahay na matagal eh. Sabi ko naman sa kanya, isang taon lang naman ako dito tapos babalik na ako eh. Hindi rin natin masasabi yan. Malay mo, baka makakuha ka ng scholarship para dito ka na makatapos, hindi ba? Kailangan mo ring pagandaan yung posibilidad na yun. Tama ka naman kuya, pero pag-usapan na lang siguro natin yan kapag dumating na. Sige, ang sa akin lang tol, kailangan maging bukas ang isip mo kung sakaling biglang dumating yung mga ganyang pagkakataon. Oo naman kuya. Uy, Claude, salamat talaga ha. Pasensya na talaga at naabala ka pa namin ng kuya mo. Wala yun ate, pamilya tayo eh. Saka isa pa, gusto ko rin naman makasama si Baby JJ para maaga pa lang makilala na niya ako. Hindi pwedeng hindi niya makilala ang pinakagwapo niyang tito. Ah, wow! Ikaw? Gwapo? San banda? Sa noo? Ay naku, wala talaga nagbago sa inyong dalawa. Wagas pa rin kayo mag-alas kahan. Pero salamat talaga tol ha. Kung ako lang, hindi kita gagambalain sa Pilipinas. Hindi mo naman problema yung inaalala namin ng ate mo ngayon eh. Wala lang talaga kaming iba mapagkatiwalaan. Wala yun kuya. Swerte lang natin na nakalusot ako sa requirements para sa junior term abroad namin. Kaya hindi tayo nahirapan. Hayaan mo. Sisiguraduhin naming hindi masasayang yung punta mo dito. Kaming bahala sa'yo habang nandito ka. Dun pa lang sa dito ako mag-aaral ng isang taon. Sobrang sulit na yon. Pero sige. Osha, maiwan ko na muna kayong dalawa ha. Kukunin ko lang yung sasakyan. Hintayin nyo na lang ako sa labas. Sige, text mo lang ako pag lalabas na kami. Okay. Sige, tol. Sige, kuya. Sobrang ganda po ng pakikitungo namin sa isa't isa, Papa Dudut. Sa katunayan ay ginagawa namin ni Lorraine ang lahat ng pwede naming magawa para maramdaman ni Utol na hindi namin siya aalilain. Maayos ang kwarto na tinutulugan niya. Lagi namin siyang sinasabay na kumain sa amin. At bukod pa sa pasahod niya, sa pagbabantay kay JJ ay binibigyan pa namin siya ng konting pasobra para naman may panggasto siya na para sa kanya. Ako, Papa Dudut, ang laking pasasalamat ko na lang po na dumating si Claude sa buhay namin ni Lorraine. Simula po kasi nang dumating siya ay unti-unti nang nagsisimulang masunod yung mga plano namin para sa pamilya namin.
Bilang magulang naman po ay kampante na kami kasi mapagkakatiwalaan na talaga ang magbabantay sa anak namin. At ang mas maganda pa dito, hindi lang po niya kami natutulungan. Pati siya ay natutulungan naming maabot ang isang magandang kinabukasan para sa kanya. At ngayong may nagbabantay na kay JJ ay nagbalik full time na po ulit kaming mag-asawa sa mga trabaho namin. Yun nga lang Papa Dudut, naging kapalit. Naging abala na po ulit kaming dalawa sa trabaho. At unti-unti na po naming nakakalimutan ang relasyon namin sa isa't isa. Bago pa po lumala ang sitwasyon ay ako na po yung kusang kumausap kay Lorraine. Rain, pwede ba tayo mag-usap? Oo naman. Anong sa atin? Kasi napapansin ko na parang anlayo ng loob mo sa akin lately. Ha? Huh? Paano? Eh wala naman ako napapansin na nagbago. Yun na nga eh. Hindi mo talaga mapapansin kasi hindi ko yung nakakaramdam. Okay. Paano mo nasabing malayo ang loob ko sa'yo? Kasi hindi ko rin alam. Parang... Oo, nandyan ka. Pero kahit na nandito ka, parang lumilipad yung isip mo eh. Parang hindi naman. Hindi ko naman kayo napapabayaan ni Baby JJ, di ba? At saka kung lumilipad yung isip ko gaya ng sinabi mo, eh di dapat mas madalas kong makalimutan yung mga responsibilidad ko, di ba? Yun na nga eh. Hindi ka naman nagkukulang pagdating sa pagpuno sa mga pangangailangan namin ng anak mo. Pero parang may kulang pa rin eh. May problema ka ba? Parang wala naman. Pwede mo naman sabihin sa akin kung may pinagdadaanan ka. Kaya nga mag-asawa tayo, hindi ba? Wala nga akong problema, Anthony, okay? Wala akong pinagdadaanan, okay lang ako. Alam mo, baka nagpapaka-OA ka na naman sa kakaisip. Baka mamaya, ikaw lang ang gumagawa ng sarili mong mga multo, ha? Hindi rin maganda yan. Rain, matagal na tayong hindi nagsisex. May mga pangangailangan din ako. Sus! Yan lang ba pinoproblema mo? Eh di tara! Let's go! Hindi nga ako nagsasabi. Nagpaparamdam naman ako. Ikaw yung hindi makapikap eh. Mukha ba akong manghuhula? Kailangan mo lang magsabi, hindi naman kita tatanggihan eh. Pero hindi ko kayang hulaan kung ano yung nasa isip mo. Kasal na tayo ah. Hindi ba dapat sa puntong ito, gets na natin ang isa't isa? Lalo na pagdating sa bagay na yon? Pero hindi ibig sabihin nun na hindi tayo papalya. Sandali nga, yun ba ang pinoproblema mo? Na hindi na tayo nakakapag-sex? Ang OA mo naman? Wala lang nangyayari sa atin ng matagal, malayo na agad ang loob ko? Intindi mo naman sana ako rin. Hindi lang yan dahil sa sex, okay? So ano yung problema mo? Parang hindi kita asawa. Pakiramdam ko, ganun na kalayo ang loob mo sa akin. Kahit magkasama tayo, hindi ko maramdaman na nasa akin yung atensyon mo. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit yun? Tony, wala kang dahilan para masaktan, okay? Sige, aminin ko. Minsan hindi kita nabibigyan ng atensyon na dapat para sa'yo. Pero kagaya mo, busy rin ako sa trabaho. Iba na ang sitwasyon natin ngayon. May anak na tayo. Kailangan natin kumayod lalo para mabigyan natin sa kanya lahat ng pangangailangan niya. Siguro nga ay iba na rin talaga yung sitwasyon kasi may anak na kami at kailangan namin siyang buhayin kaya kailangan naming magpursige lalo na sa mga trabaho namin para mapunan namin lahat ng pangangailangan ni Baby JJ. Pero Papa Dudut, hindi naman po siguro masama kung magpahiwatig ako sa kanya na gusto kong sumiping sa kanya paminsan-minsan, hindi ba? Hindi naman po kami yung tipong aaraw-arawin yon. Kung pwede lang, aba eh bakit hindi? Pero alam ko naman po na hindi sa lahat ng oras ay may matitira pa kaming lakas para doon. Lalo na pagkagaling namin sa trabaho. Eh halos hindi na nga po ako magkumahog sa dami ng trabaho. Alam naman po niya
na apat-apat yung pinagsasabay kong trabaho kasi mahal ang estado ng pamumuhay dito. Ano ba naman yung konting pag-iintindi? Ginagawa ko naman po lahat para mapunan yung pangangailangan namin para hindi na siya masyadong nag-aalala. Masama po ba na hilingin yung isang maliit na bagay na yon? Alam ko rin naman po na sasabihin ng iba na pagsisiping lang yon. Pero may mga pangangailangan din po ako, Papa Dudut. At siya lang ang pwedeng makapuno doon bilang isang asawa. Siguro nga po ay tama rin siya noong sinabi niya na masyado na akong OA. Naisipin na ang layo-layo ng loob niya sa akin. Malay ko ba? Baka naman mamaya ay pagod lang po talaga siya, hindi ba? Pero hindi ko rin masabi sa totoo lang. Pinili ko na lang pong magtiwala, Papa Dudut. Total ay asawa ko siya. At sa kahit na anong relasyong mag-asawa, napakahalaga ng pagkakaroon ng tiwala para sa isa't isa. Hindi ko po kailangang sabihin kung gaano kaimportante ang intimacy sa mag-asawa, Papa Dudut. Sa palagay ko naman po, sa tagal ng programa ninyo ay marami na pong nagpadala ng sulat sa inyo na nagkwekwento kung paano unti-unting nabawasan ang oras ng mag-asawa para sa isa't isa. Tapos nabawasan din yung dalas ng pagsisiping nila hanggang sa tuluyan nang nawalan ng intimacy ang pagsasama nila. Ganon na ganon po ang nangyayari sa akin. Simula po nang kausapin ko si Lorraine tungkol sa mga agam-agam ko. Umasa ako na may magbabago, pero wala pa rin po. Yung bihira at bibilang ng mga gabing nagsisiping kami, yun na yung huli. Tapos tuluyan na siyang nanlamig sa akin, Papa Dudut. Ang sabi ko sa sarili ko ay may nagawa ba akong kasalanan sa kanya. Ang sabi naman niya sa tuwing tinatanong ko siya ay busy lang daw siya. At saka nagpapakakrung-krung na naman daw ako. Masisisi ba niya ako na nakakapag-isip ako ng ganito, Papa Dudut? Nanlamig na nga po siya sa akin. Mahal na mahal ko po si Lorraine pero ang layo-layo na ng loob niya sa akin. Total dahil sa tuwing nagkakaroon ako ng mga mabibigat na problema, unang-una kong nilalapitan si Claude dahil kapatid ko siya at siya ang lagi kong nilalapitan kapag may dinadala akong mabigat na problema. Ang sabi niya ay wala naman daw siyang napapansin. Ang sabi ko naman, baka kasi wala siya sa posisyon ko kaya hindi siya nakakaramdam. Gayon pa man ay pinagpapasalamat ko rin na kasama namin si Utol kasi kahit papaano, nahimasmasan ako sa pagbuhos ko sa kanya ng mga saloobin. Sabi ko pa nga po sa sarili ko, hindi na siguro baling hindi ako pinakikinggan ng asawa ko. Andiyan naman ang kapatid ko na handang maging sandalan ko. Pero kahit pagkatapos naming mag-usap ni Lorraine, umasa pa rin ako, Papa Dudut, na manunumbalik yung dati naming pagsasama. Siguro nga, Papa Dudut, ay naging malaking kahalangan or kahangan para sa akin na umasa kasi isang gabi ay biglang nag-alarm yung sasakyan niya. Mukhang natalbugan na naman yata ng bola ng kapitbahay namin. Minabuti ko, Papa Dudut, na silipin para makasiguro para din mapatay ko na yung alarm ng sasakyan. Alam kong sa bag niya tinatago ang susi niya, kaya yon ang una kong hinalukay. So nga lang, nung kukunin ko na yung susi sa bag niya ay may nakita akong pregnancy test, Papa Dudut. Siyempre naman po ay kinagulat ko yon. Matagal-tagal rin pong walang nangyayari sa amin tapos ay bigla na lang makakakita ako ng piti sa bag niya. Ano yon? Noong tinignan ko yung nakalagay sa resulta ay para po akong pinagtakloban ng langit at lupa, Papa Dudut. Hirap akong paniwalaan yung nakita ko pero kung tama ang basa ko sa resulta ng piti ay buntis ang asawa ko. Dalawa yung nakita kong linya. Kahit sino naman po sigurong asawa ay aabot ng langit ang galit na mararamdaman sa realisasyon na yon at hindi po ako iba sa kanila. Nagdilim ang paningin ko at sinugod ko siya sa kwarto namin para pilitin siyang sagutin ang lahat ng mga katanungan ko. Paano mo ako nagawang lokohin, Rain? Paano? Ha? Anong sinasabi mo? Tsaka pwede ba babahan mo yung boses mo? Natutulog na si JJ, baka magising pa. Sagutin mo yung tanong ko. Sino kinakalantari mong lalaki? Kilala ko ba siya? Sabihin mo! Sandali nga! Hindi talaga kita masundan eh. Saan mo nakuha yung ideya na may kapit ako? Wala ka namang basehan eh. Basehan?
Ah, ganun. Eto, saksak mo sa mukha mo. Pregnancy test tapos positive yung resulta. Ikaw lang ang babae dito sa bahay na to, Lorraine. Kaya huwag mo sasabihin sa akin na sa ibang babae yan. Ha? Ano? Kasi si Tanya, yung isa kong katrabaho, pinatago sa akin yung PT niya kasi gusto niyang surprisahin yung boyfriend niya eh. Eh, nakalimutan niyang kunin sa akin sa pagmamadali niyang umuwi. Huwag mo akong gawing tanga. Kung kay Tanya o kung kanino pa man talaga yung PT na yan, hindi mo yung kakalimutang ibalik sa kanya. Ngayon, sabihin mo sa akin, sa ito, hindi ba? Kuya, ate, ano ba nangyayari dito? Ating gabi na. Gisigaw pa kayo. Nagising tuloy si JJ. Ito kasing ate mo, tol eh. Nahuli na nga may kabit, ayaw pang umamin. Ha? Eh, paano naman magkakaroon ng kabit niyang si ate? Eh, kami lang naman na nandito sa bahay kapag wala ka. Imposible yun. Tol, kung may nalalaman ka, sabihin mo na sa akin ngayon. Kasi eto yung prueba ko. Ha? Ba't may hawak ang pregnancy test? Nakita ko sa bagya nung kukunin ko yung susi ng sasakyan niya. Nag-alarm kasi bigla. Kaya papatayin ko dapat. Kahit paano ko isipin, hindi talaga ka panipaniwala na sa kaibigan ng ate mo yung pregnancy test. Teka lang kuya, sigurado ka bang kay ate yan? Eh baka naman totoo yung sinasabi niya. Sa tingin mo yung pagkakatiwala ng kahit sinong babae sa mga kaibigan niya yung PT mismo? Hindi, di ba? Ang unang-unang gagawin dyan pagkagamit, tinatapon. So bakit nasa ate mo yung PT ng kaibigan niya? Kung totoo nga yung sinasabi niya? Eh malay mo naman, di ba? Teka nga muna, ba't parang pinagtatanggol mo siya? Hindi ba dapat ako yung kinakampihan mo kasi kuya mo ako? Kayong dalawa? Kuya, hindi ko ata gusto yung salita mo ah. Huwag mo naman ako pabintangan ng ganyan. Lud, kapatid kita. Tinalo mo asawa ko. At ikaw naman, Lorraine, yung kapatid ko. Kuya, mali ka na inaakala. Tama na, Lud. Oo, may namamagitan sa amin ang kapatid mo. Ate! Tama na, Lud. Sabihin na lang natin ang totoo para matapos na. Oo, Tony. May nangyari sa amin ni Claude at hindi lang to basta-basta lang laro. Bakit? Anong ginawa ko sa'yo para gantihan niyo ako ng ganito? May mga pangangailangan din ako, Tony. Alam mo ba kung gaano kahirap na kapatid mo yung unang-una kong dadatnan dito sa bahay pagkatapos ng trabaho, ha? Siya na nga lang yung laging tumutulong sa akin na ayusin yung bahay para wala ka nang aalalahanin pagdating mo eh. Alam mo namang nagpapakahirap ako sa trabaho para sa inyo ni JJ, di ba? At saka may problema ka pala sa akin eh. Bakit hindi ka nagsalita ni minsan? Hindi ba kinausap nga kita? Saka napansin ko lumalayo yung loob mo, hindi ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pwede naman ako mag-adjust para sa'yo eh. Hindi yung ganito. Kuya! Isa ka pa! Kapatid pa man din kita. Pero nagawa mo akong ahasin. Pagkatapos kitang tulungan para sa junior term mo, pagkatapos kitang patirahin sa bahay ko, gagapangin mo ang asawa ng sarili mo, kapatid? Yan ba igagati mo sa akin? Kuya, hindi mo naman siguro kami masisisi ni Ate Lorraine. Kaming dalawa yung lagi magkasama dito sa bahay habang wala ka. Alam mo na nga may problema kami ng ate mo, tapos pagsasamantala mo yung kahinaan niya? Anong klase ka? Ngayon, Lorraine, sabihin mo sa akin ang totoo. Sa'yo ba itong pregnancy test na to o hindi? Oo. Sa akin yan. Sinong ama ng dinadala mo? Si Claude. Wala na po akong ibang nasabi ng mga oras na yon, Papa Dudut. Kung hindi lang po kasalanang pumatay ng tao, malamang ay baka nagawa ko na yon ng mga oras na yon. Pero bago pa nagdilim ang paningin ko ay umalis na lamang ako ng bahay para mailabas lahat ng sama ng loob ko. Hindi ko po lubos maisip na magagawa ito sa akin ni Lorraine at sa lahat ng pwede niyang kalantarain ay yung sarili ko pang kapatid, Papa Dudut. At mas lalo akong nanlumo dahil sa lahat ng pwedeng tumira sa akin ng patalikod ay yung sarili ko pang kapatid ang gagawa nun. Hindi ko po matanggap na makukuha nilang gawan ako ng masama, Papa Dudut. Karamdam ko talaga ay gugunaw na ang buong mundo ko. Pero alam ko rin na hindi ko pwedeng hayaang masira ang buhay ko dahil lamang dito. May anak akong umaasa sa akin at kailangan kong maging malakas para sa kanya.
Noong sigurado na po akong kalmado na ako ay nagpa siya akong bumalik sa bahay. Yun ay para kausapin ang masinsinan silang dalawa. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Handa akong palampasin itong kalapastangan ang ginawa niyong dalawa sa akin. Pero may mga kondisyon ako. Kuya, hindi mo kailangan gawin to. Manahimik ka na lang dyan, Claude. Wala kang karapatang magsalita. Sa'yo ko pinagkatiwala ang bahay at pamilya ko. Tapos, tinraidor mo ko! Tony, patawarin mo ako, hindi ko sinasadya. Kung may natitira ka pa respeto sa akin, Lorraine, hindi mo na dapat ginawa yon. O ngayon, sino nagbabayad? Ikaw, hindi ba? Buntis ka ngayon at kapatid ko ang ama! Kung tutusin na, pwede ko kayong kasuhan eh. Parang awa mo na, Tony. Huwag mong gagawin yan. Baby pa si JJ. Kailangan niya ako sa tabi niya. Paano yung pag-aaral ni Claude? Hindi pa tapos yung junior term niya. Ano talagang inaalala mo? Yung pag-aaral ni Claude o yung kababuyan yung dalawa? Hindi na uubrayan sa akin style na ganyan, Rain. Natuto na ako sa ginawa niyo sa akin. Pero gaya nga na sabi ko, handa akong kalimutan lahat ito. Pero may kondisyon. Ano yun, kuya? Sabihin mo kahit ano pa yan, handa ako. Hindi to para sa'yo, Claude. Para kay Lorraine to. At wag mo kong matawag-tawag na kuya. Sa ginawa mo sa akin, magkalimutan na tayo. Ano ba yung kondisyon na yan, ha? Papauwiin si Claude? Sige! Hindi ko pipigilan! Nasa plano talaga yon. Walang choice si Claude kundi umuwi dahil hindi ko na siya tutulungan sa pag-aaral niya. Huwag ka magbuntong-buntong hininga sa akin, Reyna. Hindi ko pa nilalatag yung kondisyon ko. Sorry. Sige, makikinig ako. Anong pwede kong gawin para makapagsimula tayo muli? Simple lang. Mamili ka. Kami ng anak mo o si Claude at yung anak niyo? Ha? Kuya, ano pa naman yan? Hindi na tama yan! Bakit? Kailan pa naging tama yung pagtalo mo sa asawa ng kapatid mo, ha? Huwag ka nang makialam dito, Claude. Pero kuya, mukha ba may pakialam ako? Tony, please! Anak ko rin to! Huwag mo namang idama yung pinagbubuntis ko ngayon. Wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Pero mas lalong ayoko makagawa ng matinding kasalanan dahil sa kanya. Iniisip ko pa lang na dito titira sa pamamahay ko yung anak niyo. Kumukulo na yung dugo ko. Wala na ba talagang ibang paraan, Tony? Baka naman may iba pa akong pwedeng gawin para makabawi. Karating mo naman ako, hindi ba? At sa totoo lang, wala ka sa posisyon para maipag-negosasyon sa akin tungkol dito. Tandaan mo, kayo ng kapatid ko nagkasala, hindi ako! Sige na. Para sa ikatatahimik natin, kayo ni JJ ang pipiliin ko. Ano? Nasa tamang pag-iisip ka ba? Ba't parang napakadali lang para sa'yo na magdesisyon ng ganyan? Oo! Nagkasala tayo pero mahal ko pa rin ang pamilya ko. Nagkamali ako, Claude. Pero gusto ko pa rin itama yung maling nagawa ko. At saka tama si Tony. Ako yung nagkasala. Kaya ako yung susunod sa kondisyon. Hindi. Hindi pwede yan. Eh paano yung anak natin? Anak natin? Anak mo! Anong ibig mong sabihin? Anak natin yung dinadala mo! Oo, dinadala ko siya pero hindi ibig sabihin kikilalanin ko siya. Lorraine naman! Ate, Lorraine! Hindi ko man gustong nangyayaring to ngayon, pero mas gusto ko mabuo pa rin ang pamilya ko. At kahit masakit sa kalooban ko, kailangan ko tong gawin! Siguro nga po ay may katiting na pagsisisi pang natitira sa kaluluwa ng asawa ko. Kasi kami pa rin ang anak namin ang pinili niya. Anong akala ni Claude? Kesyo, ginapang niya ang asawa ko iiwanan na niya ako. Pwes, nagkakamali siya. Hindi na rin po ako nagdalawang isip na pabalikin ang Pilipinas si Claude para sa ikakatahimik po ng lahat. Na siya namang silang ayunan ni Lorraine. Naiintindihan kong kinagalit ito ng kapatid ko
Pero sa totoo lang ay wala siyang karapatang magalit. Total ay siya naman ang nag-ahas at hindi ako. Siniguro ko pong malaman ng nanay namin ni Claude ang kapangahasang ginawa niya sa akin. At nalaman ko rin pong na Bartolina ng todo ang kapatid ko. Nung payuhan ako ni nanay na alagaan na lamang yung bata alang-alang sa kanya ay mariin ko po itong tinanggihan at pinaliwanag sa kanya na hindi ko gustong makagawa ng kahit na anong kasalanan. Kaya mas mabuti na kung gusto niya, siya na lamang ang mag-alaga sa bata pagkatapos ni Lorraine manganak. Alam ko pong walang kasalanan yung bata, Papa Dudut. Pero siguro naman ay hindi niyo ako masisisi kung ganito ang naging desisyon ko. Iniisip ko pa lang na araw-araw na mamamalagi siya sa pamamahay ko ay napupuno na ako ng puot at galit dahil naaalala ko rin ang panloloko nila ng asawa ko sa akin. Nag-decide po kami ni Lorraine na magsasama pa rin kami sa kabila ng mga nangyari para subukang ayusin ang relasyon namin. Hindi ko po itatago na sa ngayon ay pinipilit lang naming magsama para ayusin ang lahat. Pero ginagawa lang po namin ito para kay JJ. Nandun din po ako sa sitwasyon, Papa Dudut, na kailangan kong piliin araw-araw na patawarin si Lorraine at si Claude at hindi ko alam kung magagawa ko silang patawarin ng lubusan. Pero sa ngayon ay ginagawa ko po ang lahat para mapunuan ang pangangailangan ng aking mag-ina. Maging yung gastos para sa paglilihi at panganganak ni Lorraine. Maraming salamat po sa oras na inilaan ninyo para sa sulat ko, Papa Dudut, at sana po ay mabasa ko din ang opinyon ng mga listeners ninyo sa inyong FB page. Ang inyong kapuso at kabarangay, Forever, Tony.